Hello, kamusta tayong lahat? Anong mga pagpapala nga naibigay sa atin ni Almighty Father? Kanina, kasi kahapon nag-share ako na nagbasa tayo ng Bible kahapon. Ngayon na magbabasa ulit tayo. So, sa akin, ang pagpapala nga gusto kong share sa inyo is yung may mga namimit ako na tao, no? Sa labas, pag lumalabas ako, madalang lang yun. Pag lumalabas ako, di ba nabanggit ko sa inyo, minsan may mga taong iniirapan ako, wala naman akong ginagawa, iniirapan ako. Pero may mga tao rin naman ako namimit na mga mababait. Okay? So nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Kasi yung mga taong umiirap sa akin, no, naiintindihan ko yung tao kung bakit ganun. Kaya nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil nakakakita ko ng mga taong ganun, ng mga hindi lahat, I mean, yung lahat ng tao may problema, okay? Kaya naiintindihan ko na ang mga tao. At yung mga tao naman na mga mababait sa akin, nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi natututo din ako sa mga taong yon. Gaya nung yung iba kasi pag sinasabing traffic enforcer, nagagalit sila, di ba? Ako natuto na ako. So, nagre-respeto na ako sa traffic rules. At saka pag nakakakita akong traffic enforcer na gumagawa ng trabaho nila, irerespeto natin kasi ginagawa lang naman nila yung trabaho nila, kasi trabaho nila yon, ha? Minsan, kung gusto mong, ano ba, hindi ka pwedeng kumaliwa, pero magpapaalam ka ngayon, no? Kasi mapapakiusapan naman eh. So, minsan magpapaalam ako, tapos yuyo ko, sasabihin ko sila, gumagalan ako. Tapos ang sagot sa akin, ang reply, ang ginawa ng traffic enforcer, dalawang beses yun, ano, magkaibang oras, yumuko din sa akin, hanggang bewang, ano ako, ba't yumuko, gumanon sa akin, no? O, yung bait naman, sabi ko lang, gumanon lang ako, gumanon sa akin yung traffic enforcer, natawa ako, kaya natawa rin siya, dalawang beses yun, magkaibang oras, magkaibang araw, magkaibang month. Tapos, nito lang, lately lang, nagpaalam ulit ako doon sa isang traffic enforcer. Sabi niya, stop muna daw. So, nag-stop muna ako. Tapos, nung pinag-go na niya ako, nginitiyan ko siya. So, gumanan ako, parang nagpasalamat ako. Tapos, sabi niya sa akin, kumaway sa akin, ganun ang bait. Kaya yung mga traffic enforcer, yan, irerespeto natin. No? Kasi, trabaho nila yon, tao rin sila. Kasi kinalakihan ko kasi yung tatay ko na nakikipaghabulan sa traffic enforcer. may times din, no, nakikipaghabulan din ako sa traffic enforcer, tinakbuhan ko. Pero tinuruan ako ni Almighty Father na yung mga tao na kaya ganun is kinagawa lang nila yung trabaho nila. Okay? Kasi dun sila nabubuhay, pag hindi na ginawa, mapapagalitan sila, mawawalan silang trabaho. Tapos, pag nag-grocery pa ako, no? Dalawang beses din yun, magkaibang oras. Adi, magbabayad na ako sa cashier, no? So, binigay ko na yung napamili ko. Ang ginawa ng cashier, binalot na niya yung pinamili ko. Hindi na niya pinunch. Hindi na punch. Dalawang beses yun. Wag ganon. Binabalot na agad. Hindi pa napapunch yun. Tapos nakita ko, ay ma'am, sorry, hindi ko pa napapunch. Dalawang beses yun. Magkaibang tao, magkaibang oras. Natatawa tuloy ako. Eh, no? So kahit mag-isa lang ako, natatawa lang ako. Okay? Kaya masaya ako. Pinapasaya ako ni Almighty Father. Iniingatan niya ako. At alam ko kayo rin, ganon, kasama niyo ang pamilya ninyo. So kahit mag-isa tayo o kasama natin ang pamilya natin, magiging masaya tayo, magiging kontento tayo,
Dahil si Almighty Father ang kasama natin. Hindi niya tayo pababayaan. At saka yung pakikitungo natin sa tao, maging maayos, maging kapantay natin. No? Ganun ang pakikipagtungo sa mga tao. Hindi dahil sa mataas ang pwesto mo sa lipunan, o mataas ang ranking mo sa gobyerno, o mataas ang position mo sa company ninyo, aalipustahin mo na yung mga tao na yung ang nagtatrabaho na cashier, na waiter. Hindi ganun. Kasi tao din sila. Mahal sila ni Almighty Father. Pag sila, nagsumbong sila kay Almighty Father, dahil inapi mo sila, lagot ka na. Ganon. Kasi ay ni Almighty Father ng mga taong nangaapi. Okay? Ayaw ni Almighty Father nun. Kasi loving si Almighty Father, pinaprotektahan niya yung mga taong nagtitiwala sa kanya. Kaya kung mahal natin ang buhay natin, mahalin din natin ang kapwa-tao natin. Kaya nga, mahalin natin ang kapwa-tao natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. At kung mahal natin ang kapwa-tao natin, unahin nating mahalin si Almighty Father para yung pagmamahal ni Almighty Father ma-i-spread sa atin ngayon. Pag na-spread sa atin ang pagmamahal ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, kaya na nating mahalin ang mga tao. Mabuti man na tao o masama na tao. At lagi nating ipapapray na, Lord, iiwas mo kami sa mga taong may masamang balak. Kasi yung may mga tao may masamang balak, hindi sila guided by the Holy Spirit. Iba ang nasa sa loob ng puso nila. Kaya magpapray tayo ngayon, Lord, iiwas mo ako. Diba? Yun ang prayer, diba, sa Our Father? Ano nga yung Our Father? Kalimutan ko na eh. Na prayer, lead us not into temptation and deliver us from evil. Diba? So, isa-isahin natin to, no? Our Father, Tatay, na nasa langit. Purihin ka namin. Gusto ka namin purihin. Yung kaharian mo ay dumating at ang yung will ang masunod sa buhay ko. Dito man sa mundo o sa langit, yung will lagi ni Almighty Father ang masunod. Thy will be done on earth as it is in heaven. Yung will mo, Lord, sa buhay ko ang masunod dito sa mundo. Gaya ng will mo sa heaven. Give us this day. Ibigay mo sa amin ang araw na to, ang makakain namin. So give us this day, our daily bread. So, daily bread ang sinabi. Hindi one week bread, yearly bread. So araw-araw, no? Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses. Patawarin mo kami sa mga kasalanang nagagawa namin. Gaya ng pagpapatawad namin dun sa mga nagkasala sa amin. So, kung hihingi tayo ng kapatawaran kay Almighty Father, papatawarin din dapat natin yung mga nagkasala sa atin. So, sino yung mga nagkasala sa atin ba? Sino yung mga nagkasala sa atin? May mga kamag-anak tayo nagkasala sa atin, mga kaibigan, mga kakilala, kasama sa trabaho na nagkasala. Papatawarin natin sila kahit ano pang nagawa nila sa atin. Kahit ano ang nagawa nila sa atin. Patatawarin natin sila para mapatawad tayo ni Almighty Father. Kasi minsan may mga bagay tayo hindi mapatawad, no? Yung, di ba may mga movies na gumapang ka sa lusa, mga ganun. Babangon ako, dadurugin kita. Hindi yung kay Almighty Father. Ay, mga mapaghihigante. Hindi kay Almighty Father yung, kundi, ang gagawin natin, papatawarin natin yung nagkasala sa atin. Ine-let go natin lahat. Iaalay natin kay Almighty Father.
hindi tayo mag pray na sana may masak na may mangyaring masama sa kanya, sana maghirap siya. Hindi natin pray kasi hindi yung kay Almighty Father. Sa demonyo 'yon, kay Lucifer 'yon. Ganun ang gusto mangyari ni Lucifer. Hindi ganun si Almighty Father. Hindi ka didinggin ni Almighty Father kung ganun ka. Ibig sabihin, hindi ka kay Almighty Father kasi wala sa'yo, sa puso mo ang pagmamahal sa kapwa-tao. Ngayon, may mga... May alam ako dati na ipagtitiri kita ng itim na kandila. Ganun, di ba? Hindi kay Almighty Father yon. Kalino yon? Kay Satanas yon. It's a form of sorcery. Pangkukulam. Hindi kay Almighty Father yon. Ituloy natin ano, yung Our Father, and lead us not into temptation. Layo mo po kami sa mga temptation, Lord. At deliver us from evil. Pati sa mga kasamaan, i-deliver us, Lord. Ilayo mo po kami sa kasamaan. I-guide mo kami, i-cover us with your precious blood. Jesus Christ, Almighty Father. Through the blood of Jesus, Almighty Father. Ganon. Kasi itong Our Father, ito ang guide natin kung paano tayo magdadasal. Kasi si Jesus Christ ang nagsabi dito, di ba? Words ni Jesus Christ to. Our Father na nasa langit, purihin ang pangalan mo. Na dumating ang kingdom mo dito sa lupa at masunod ang gusto mo sa langit o sa lupa man. Ibigay mo sa amin, Lord, yung pagkain namin sa araw-araw. Kaya hindi tayo magiging swapang kasi give us our daily bread. Si God ang magbibigay sa atin ng pagkain natin araw-araw. No, hindi tayo magiging swapang. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin. Gaya ng pagpagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At ilayo mo po kami, Lord, sa temptation. Minsan inilalayo tayo ni Lord sa temptation, pero minsan tayo naman ang lumalapit sa temptation, di ba? So dapat, ikaw din, hindi ka rin lalapit sa temptation. No? At i-deliver us. Ilayo mo rin kami, Lord, sa mga kasamaan. Pero nauna dito ang thy will be done. So, may mga bagay na nangyayari sa atin na masama, no? Kasi, kaya may mga nangyayari sa atin na masama. Dahil follower ka ni Christ, may magandang maidudulot yon sa pagkatao mo. Kung bukas lang ang puso at isip mo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Okay? Kaya lagi tayo magpe-pray. Hindi ito lagi-lagi, no? Kundi ito yung guide, no? Pwedeng maiba ang mga words. Pwedeng maiba natin ang mga words o madagdagan natin ng ibang words. Pero, hindi pa ulit-ulit. Kasi ano ba ang gusto mo? Ano ba pa ulit-ulit mong sinasabi yan? Ano ba ang gusto mo? Pagkain lang ba? Kasi kung ulit-ulitin mo to, tama naman, okay? Pero ano pa ba ang gusto mo? Yun ang gusto ni Almighty Father. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Hindi lang ito. Dahil, alam ni Almighty Father, may iba ka pang gusto. Kasi kung inuulit-ulit mo to, bakit kaya pa ulit-ulit na nagdadasal ng gano'n yung anak ko? Ba, hindi ba niya masabi kung ano? Alam ko kung anong gusto niya mangyari, pero bakit inuulit-ulit niya pa? Gusto kong sabihin niya mismo, kahit alam ko kung ano ang gusto niya, gusto kong sabihin niya mismo. Di ba gano'n yung mga tatay natin? Alam na mga tatay natin kung ano ang gusto natin, pero... Gusto ng tatay natin dito sa lupa, sabihin mo, ano ba ang gusto mo? Magsalita tayo, okay? Sasabihin ng earthly father na, paulit-ulit ka naman ang sinasabi, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Alam kong may gusto ka, na alam ko na yun ang gusto mo. Gusto mo ba talaga yun o hindi? Kasi hindi ko maintindihan, di ba? Ba't paulit-ulit ka?
Okay? Ano ba talaga ang gusto mo? Iliwanag mo. Okay? Kahit alam ko kung ano ang gusto mo, gusto kong sa'yo mismo manggaling. Sa bibig mo manggaling. I-express mo sa akin. Sa unang ginawa dito is pinuri si Almighty Father. Ha? Pupurihin mo. Alam ko na, share ko na dati sa inyo to. So, inuulit ko lang. Pinapaulit ni Almighty Father sa akin. Hindi ko naman talaga inisip. Nabasahin to ulit sa inyo. At dapat nagpapatawad tayo sa mga nagkasala sa atin, ha? Walang galit sa puso. Kung may galit ka sa puso mo, galit ka sa tao, namimintas ka sa tao, chinichismis mo yung tao, paano na yung sinasabi mo dito na Our Father who art in heaven? Paano na ang gagawin mo? Kaya dapat, ititigil natin ang mga kasalanan natin. Pray ka ng pray ng Our Father who art in heaven, pero yung kasalanan naman natin, hindi natin hinihinto, yung pagchichismis. Kaya kasi daming pagchichismis, kasi yung pinaka-basic na pinaka-maliit na kasalanan na, although masama, no? Kasi yun lang mabilis ma-associate lahat ng tao, kasi lahat ng lahat ng tao nagchichismis. Kaya, ang gagawin natin, papatawarin natin ang tao, huwag na tayong magkasala. Sabi niyo, ang hirap nun, ang hirap na ano, dahil ikaw rin naman, di ba nagkakasala? Oo, nagkakasala tayo. Pero ano, anong sabi dito ni John? Sa 1 John chapter 2, My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father. That is Jesus Christ, the righteous one. So pag nagkakasala tayo, si Jesus Christ lalapitan natin. Siya ang advocate natin, kaisa-isang mediator. Wala nang iba. O di ba magkakadugtong? Kahit magkakaiba ang book, kahit magkakaiba ang nagsulat, si Paul, si John, si Peter, si Matthew, si Luke, si Mark, sino pa ba mga gumawa ng mga sulat dito sa New Testament? Lahat sila, iisa ang hangarin, iisa ang goal, kasi nasa sa kanila ang Holy Spirit. Iisa lang ang Holy Spirit. At ang pinaproclaim dito sa New Testament ay yung prophecy ng mga prophets sa Old Testament. At yun yung promise ni Almighty Father na papadala niya si Jesus Christ para masave tayo. Kaya ang Bible, buo. Ay, kwento ko na unang nakakita ako ng Bible, no? Bata pa ako, mga 4 years old. Marunong na ako magbasa noon. Year, ano yun? 1600. Matanda na ako. Matanda na ako. 578 na ako, no? Matanda pa ako sa nanay ko. Unang nakakita ng Bible, 4 years old ako, sabi ng lola ko, kasi galing siyang abroad noon, kasi bawal noon ang Bible. Pag nakitaan ka ng Bible, sasabihan ka ng masama o pag-iisipan ka ng masama. Hindi ko alam kung bakit.
yun yung religion na itinatag ni Constantine. Kaya pinagbabawal noon ang Bible. At yung dati noon, yung mga taong may hawak ng Bible, pinapatay sila. Pinapersecute sila. Kaya yung lola ko ngayon, nung may dadala siyang Bible, may dala akong Bible. Takot na takot siya. Tapos, sinabi niya sa mama ko, tsaka sa papa ko, tapos bawal ang bata. Bawal ang bata magbasa ng Bible. Uy, bawal daw ang bata magbasa ng Bible. Sabi, lumayo kayo, lumayo kayo. Pinapalayo kami sa Bible kasi bawal daw ang bata sa Bible. Bawal magbasa ang bata ng Bible. Bawal pala. Eh ako gusto, ay bawal, kailangan gusto. Baliktad kasi ang isip ko. Pag pinagbabawalan, ay bawal, gagawin ko, bawal, bakit bawal? Hindi, gagawin ko to. Bata pala ako, may ganun akong pag-iisip. So 4 years old ako na, ay bawal? Bawal daw ha. So lumapit ako, tapos binuksan ko. Wala naman ako nakikitang masama dito sa Bible. Si Jesus naman, nakita ko Jesus. Wala namang masama, puro words. Ano bang masama dito? Bakit ipinagbabawal? Tapos nakita ko ng lola ko na binuksan ko yung Bible, hinawa ko. Lumayo ka dyan, lumayo ka! Ba't kaya? So na-curious ako, bakit bawal? No? Kasi nga, noon, bawal ang Bible. Itinatago sa mga tao ang Bible. Para hindi natin malaman ng katotohanan. Ganun ba yun? Kaya pinapatago. So ngayon, papasalamat tayo kay Almighty Father dahil will niya na matutunan natin ang Bible, mabasa natin ang Bible kasi malapit nang dumating si Jesus Christ. Kaya dapat malaman na ng tao ang Word of God, malaman na ng tao na si Jesus Christ ang Savior at ang only mediator natin to the Almighty Father. Di ba kahit ngayon may mga lugar na ayaw nilang marinig ang salita ng Diyos. Hanggang ngayon, may mga lugar, no? Mas gusto pa nilang pag-usapan yung tungkol sa pagkakaperahan, pagparayumaman, kaysa pag-usapan ang tungkol sa tunay na kayamanan na si Jesus Christ at si Almighty Father. So yung mga tao na yung nabubulagan sila, akala nila ang totoong kayamanan is dito sa lupa kasi mas open sila na pag-usapan ang business strategy, mga multi-level marketing, mga ganun. Mas gusto pa din ang pag-usapan yung kung how to be a successful in any endeavor ng mga book na pinopromote sa internet, no, hindi bawal yun. Pero pag nagkikita nila yung Jesus Christ, nag-share tayo ng Word of God, natitrigger ang mga tao, nagagalit. It's because sa puso nila, sa kaloob-looban nila, nandun ang evil spirit na iirita ang evil spirit. Ayaw ng Lucifer, ni demonyo, na pag-usapan si Jesus Christ dahil gusto nga ng demonyo na dalhin ang mga tao sa eternal damnation. Kaya ngayon, yung Bible na nasa sa atin, pag-aralan natin, ilagay natin sa puso at isipan natin. Hindi natin alam kung kailan ang panahon na baka ipagbawal ulit ang Bible. Kasi diba sa ibang lugar, bawal ka magdasal, ganon. Pwede kang magdasal sa ibang mga gusto nila, no? Pero pag tungkol kay Jesus, galit na galit sa niya, tsaka kay Almighty Father.
alam ng demonyo na powerful si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. Kaya, sinasingle out nila ang mga Christians, ang mga followers of Christ. Sinasingle out nila yung mga naniniwala sa Bible na kinaiinisan nila. Kaya, ang gagawin natin, lalakasan natin ang loob natin, magtitiwala tayo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Ibibigay natin ang buhay natin ng buong buo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Yung katawan natin, baliwala to. Nasisira talaga ang katawan natin, okay? Ang importante, yung kaluluwa natin, mapunta kay Almighty Father, yung tunay na pamilya natin, yung tunay na magmamahal sa atin, yung tunay na mag-aaruga sa atin, mag-iingat sa atin. Kailangan makapunta tayo dun. Kaya yung mga may mga prophets and apostles, di ba? Pinatay sila, di ba? Baliwala sa kanilang buhay nila. Basta ang gusto na ipaglaban si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, kahit na bugbugin sila, saktan sila, kahit na anong pagpapahirap ang ginawa sa kanila, hindi nila dinenay si Jesus Christ. Hindi nila dinenay si Almighty Father. Sinundan nila ang yapak ni Jesus Christ. Kaya tayo ganun din. Hindi natin dinedeny si Almighty Father. Hindi natin i-deny si Jesus Christ kahit buhay man ang kapalit natin ng mga bagay na yon. Kahit buhay ang kapalit. Kaya ba natin yan? Kahit buhay natin ang kapalit? Kahit buhay natin dito sa lupa ang kapalit? Kaya ba natin yan? Kaya nga, di ba sabi ni Jesus Christ, kung magiging follower ka niya, i-check mo yung budget mo. Di ba nakalagay dito, if a builder will build a house, di ba chine-check mo na niya kung kaya ba niya natapusin ang bahay na yon para maitayo. Di ba nakalagay sa Bible? Kaya ba natin yun? Natapusin yung bahay. Yung budget mo, kaya ba? Ano ba ang budget natin kay Almighty Father? Buong buhay natin as followers of Christ. Diba, che-check muna natin kung nagpapatayo tayo ng bahay. Diba, i-check muna yung cost. Ha, ano bang verse yun dito sa Bible? Luke chapter 14 verse 28. Suppose one of you wants to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? Kaya ba natin? Kahit buhay natin. Dahil ang kapalit nun is eternal life in heaven. At saka anyone who loses his life at saka ano sabi ni Jesus Christ dito sa Matthew chapter 16 verse 25. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it.
kahit buhay natin, paglaban natin si Jesus Christ, si Almighty Father. Dali pinaglaban tayo ni Almighty Father. Ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya sa atin. Ganon din ang gagawin natin. Dahil follower tayo niya, dahil kapamilya na tayo. Dahil mahal natin sila. Magbasa na tayo, no? 1 John chapter 3. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. So yung pagmamahal ni Almighty Father, ano ba tayo? Napakamakasalanan natin. Gawa lang tayo sa putik. Pero, tinatawag tayong children of God, anak ng Diyos. Ganun tayo kamahal ni Almighty Father. Tinatawag niya tayong anak niya. Kaya nga kanina sabi ko, yung mga tao na nagpa-persecute sa atin, yung mga ayaw pag-usapan, yung tungkol kay Jesus Christ, saka kay Almighty Father. Kasi, the reason the world does not know us is that it did not know Him. Hindi nila kilala si Almighty Father. Hindi nila kilala si Jesus Christ. Kasi iba ang namamayani sa puso nila. Naging callous na. Nagkaroon na ng kalyo. Yung puso nila, it's darkness na ang nasa puso nila. Tuloy natin. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ngayon, anak na tayo ng Diyos, hindi pa nangyayari na magkaroon tayo ng katawan ng gaya ng kay Jesus Christ. Pero darating ang panahon na magiging katulad tayo ni Jesus Christ. Hindi tayo habang buhay sa mundo na to, okay? Hindi tayo habang buhay dito. So ngayon pa lang, habang malakas pa tayo, magtrabaho tayo para kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Nagsisisi ako, no? Na, ba't ngayon ako sinunod si Almighty Father? Matagal na niya akong bata pa lang, tinatawag na niya ako. Pero sinunod ko yung sarili ko. Maging matigas ang ulo ko. So, nagsisisi ako. So, kaya dyan, kung wala pa kayong, may oras pa yung mga bata dyan na tinatawag ni Almighty Father, huwag na tayo maging matigas ang ulo para hindi rin kayo, para hindi kayo magsisi gaya ng ginawa ko, nagsisisi ako. Sinunod ko yung sarili ko, matigas ang ulo ko, kaya huwag niyo akong gayahin. Ang gagayahin natin si Almighty Father. Susundin natin ang mga sinasabi niya tsaka ni Jesus Christ para hindi tayo mapahamak. Ayokong mapahama kayo. Ayokong mapagdaanan ninyo yung pinagdaanan ko. Kaya nag-share ako sa inyo na mabait si Almighty Father. Pinatawag niya ako kahit na binaliwala ko yung tawag niya sa akin. Pinatawag niya ako
So kayo, huwag nating baliwalain, no? Kung tinatawag kayo ni Almighty Father na maglingkod para sa Kanya. Paano ba ang paglilingkod kay Almighty Father? Kahit ano ang trabaho mo, dapat makita sa'yo ang light ni Jesus Christ. Kahit ano ang trabaho mo, magpatuloy ka sa paglalakad ang naayon kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Kung ano ang gusto nila ipagawa sa'yo, sa inyo, gawin ninyo. Huwag tayong maging matigas ang ulo para hindi tayo mapahamak. Para hindi kayo maging kagaya ko na napahamak. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So si Jesus Christ, pure siya. Magiging pure din tayo. Kaya meron tayong pag-asa na maging pure kasi darating ang panahon pagdating ni Jesus Christ. Pag nakita natin siya, magiging katulad tayo niya. Magiging pure. Tuloy natin, no? Everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Excuse. Lahat ng nagkakasala, nabibreak nila ang batas. Ano ba yung batas? Yung batas na binigay ni Almighty Father sa Old Testament. In fact, sin is lawlessness. But you know that He appeared so that He might take away our sins. Dumating si Jesus Christ para tanggalin niya yung kasalanan natin. Malinis tayo sa kasalanan natin. And in Him is no sin. Kahit kailan hindi nagkasala si Jesus Christ. Kaya nga, diba, nung pinatay si Jesus Christ, He descended into the deepest part of the of this earth para i-fill niya ang mundo na to with His gloriousness and holiness. Walang kawala na magsasabi na, ay, hindi kami nabigyan ng holiness at gloriousness kasi tago kami. Hindi. Buong mundo na to, deepest part, He ascend, di ba sabi nga ni Paul, nag-ascend si Jesus Christ. Bakit siya nasabing nag-ascend? Kasi nag-descend siya. Okay? So every nook and cranny and crevices of this earth, finil ni Jesus Christ ng kanyang holiness. Para nang sagal kahit nasaan tayo, pwede tayong ma-save through His blood. Si Jesus Christ lang ang nakakapag-alis ng kasalanan natin. Wala nang ibang makakapag-alis ng kasalanan natin. No one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Walang nabubuhay na naki Christ ang patuloy na nagkakasala. Kung patuloy tayo nagkakasala, i-check natin ang sarili natin. Nagtitiwala ba tayo talaga kay Jesus Christ o hindi? Kasi nakalagay nga, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Kung patuloy pa rin tayong nagkakasala, ibig sabihin, hindi natin siya kilala. Hindi natin kilala si Jesus Christ. Hindi natin siya nakita. Hindi natin nakita yung kanyang awesomeness, yung gloriousness, yung kanyang holiness. Hindi natin nakita yon. Kung patuloy tayong nagkakasala.
sinasabi natin or sinasabi natin kilala natin si Jesus Christ. Kung kilala natin si Jesus Christ, hindi na tayo magkakasala. Kilala niyo ba si Jesus Christ? Kung kilala natin si Jesus Christ, babanggitin ko na naman yung mga kasalanan, ano? Evil thoughts, theft, murder. Yung murder, pag sinisiraan mo yung tao, murder na rin yun. Chichismis mo. Adultery, fornication, homosexuality, men who have sex with men. Greediness, covetousness, wickedness, deceit, panloloko, pagsisinungaling yun, envy, inggit, slander, pride, foolishness, idolatry. Idolatry, hindi lang to yung sa statue, no? Kundi ina-idolize mo yung sarili mo. Mas inuuna mo yung sarili mo, mas pinaprioritize mo yung sarili mo. Sorcery, enmity, strife, fits of anger. Gigil ka sa mga tao. Galit ka sa mga tao. Sinasabihan mo yung tao na mga patay, gutom. Ah, may taong ganun. No? Akala nyo sa movie lang yun. Mga patay, gutom kayo. Sa totoong buhay, meron ganun. Mahirap ka pa sa daga. Sa totoong buhay, may ganung tao na nagsasalita ng ganon. Okay? Hindi lang yon sa movie. Baka kasi akala nyo, movie lang yan. Sa totoong buhay, wala naman talagang nagsasalita ng ganyan eh. Meron. Mahirap ka pa sa daga. Patay, gutom kayo. Mga abusado, mga wala kang kwenta, ganon. Wala kang kwentang tao. May mga tao nagsasalita ng ganon. Kung nagsasalita ng ganon ang mga tao, ibig sabihin hindi sila kay Jesus Christ, hindi sila kay Almighty Father. Kasi, hindi nila minamahal yung kapwa-tao nila. Lawlessness yon, kasalanan yon. Kahit magkano pa ang ibigay mo na pera para magpatayo ka ng gaano kalaking building para dun mag-gather ang mga tao para pag-usapan si Jesus Christ at kay Almighty Father. Kung ikaw naman sa sarili mo, hindi ka naglalakad ng naayon sa salita ng Diyos, nagmamahal sa kapwa-tao, hindi ka makakapunta ng langit. Dahil hindi nababayaran si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, hindi nila kailangan ng pera. Ikaw ang kailangan nila, yung puso ng tao. Kaya iwasan natin, kung nagkakasala tayo, hihingi tayo agad ng tawad kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. At pag naging follower ka talaga ni Jesus Christ, may iba na ang buong pagkatao mo, ang puso at isip mo. Hindi ka na gaya ng dati. Na greedy ka, na selfish ka, mag-iiba ka. Kung totoo, nagtitiwala ka kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Ngayon, kung ang ginagawa mo naman, inananakit ka ng kapwa-tao, tapos sinasabi mo na follower ka ni Jesus Christ, na mahal mo si Jesus Christ, pero hindi mo naman mahal ang kapwa-tao mo. Nagsisinungaling ka. Sinasabi mo follower ka ni Christ, pero chinichismis mo yung tao, nagsisinungaling ka. Ngayon, i-justify mo ngayon. Hindi, kasi dati kasi inapin nila ako ng mga tao. Walang justification na ganun. Kasi si Jesus Christ din, ininipa rin siya ng mga tao, pero hindi ganun ang ginawa niya tao. Kahit na inapi siya ng mga tao, anong ginawa niya? Pagmamahal pa rin ang binigay niya. Kaya ganun ang susundan natin na yapak ni Jesus Christ.
Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. Kung sino ang gumagawa ng tama, tama yon dahil si Jesus Christ righteous. Kaya kung gumagawa ka ng tama, ng maayos, ng naayon sa Bible, naayon sa Word of God, naayon kay Jesus Christ, kay Almighty Father, tama ang ginagawa mo. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. So kung gumagawa ka pa rin ng kasalanan, galit ka pa rin sa kapwa-tao mo, gawain ng demonyo yon, gawain ng devil yon. Hindi nagpatayo naman ako ng ano, nagbibigay ako ng malaking pera sa pag nagagather, nagpapakain ako ng mga tao, milyon na ang nabigay ko, bilyon na ang na-donate ko. Kahit gaano pa kadami na ibigay mong pera. Kung hindi ka nagmamahal sa kapwa-tao, baliwala yun. You are still of the devil. Because the devil has been sinning from the beginning, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya bumaba si Jesus Christ dito sa lupa para sirain ang gawain ng devil. Sirain ang kasalanan. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Kung anak ka ng Diyos, hindi ka na magkakaroon ng, hindi ka na magpapatuloy na gustong gumawa ng kasalanan. Iiwasan na natin na magkasala. Ngayon, kung yung homosexuality, paano yun? Sasabihin niya, baka may magtatanong kasi yung tukos sa homosexuality. Gusto niyang maging Christian, pero homosexual siya. If you really love the Lord, if you really want to follow Him, you will deny yourself. Ngayon, kung ayaw mong sindin si Almighty Father, nasasabihin mo Christian ka, pero homosexual ka, you are not denying yourself. You're idolizing yourself. That's idolatry. Masinuuno pa yung sarili mo kaysa kay Almighty Father kaysa sa mga sinasabi niya. Pero mahal ka ni Almighty Father. So paano ma-overcome ng isang homosexual ang kanyang way of living na it's not in line with God's plan? I-offer mo kay Almighty Father lahat. Lahat-lahat ng pagkatao. Sasabihin mo, mahirap. Lahat tayo nahihirapan. Kahit heterosexual, nahihirapan din. Nahihirapan ng mga chismosa na pigilan ng sarili nila ng bibig, no? Ha? Lahat tayo nahihirapan. Hindi lang ikaw. Lahat tayo hirap dito sa mundo na to. Kasi nga, testing site to eh. Dito magkakaalaman kung para tayo kay Almighty Father o hindi. Ngayon, kung gusto mo talaga kay Almighty Father, kung mahal mo si Almighty Father, you will deny yourself. You will have self-control. Hindi ko alam kung ano ang gender ninyo or you identify yourself as what. Hindi ko alam.
basta pinapabanggit ni Almighty Father to, yung homosexuality. Kasi madami ngayon. Nalulungkot si Almighty Father. Kasi ang akala lang ng mga tao, doon lang nila makikita sa kanilang gender, ang identity, ang kasiyahan, ang contentment. Hindi doon makikita. Ang contentment, makikita kay Almighty Father. Hindi, pag nagpalit ka na ng gender, baka kontento na ako. Hindi. Sasabihin mo, meron ako kasi ano eh, this urge, yung katawan ko kasi may urge na babae ako or may urge kasi yung katawan. You should have self-control. That's the fruit of the Holy Spirit. So, what should we do about that? Pray. Yun ang laging sagot. Pray to the Almighty Father. Pray to Jesus Christ to deliver us from the bondage of homosexuality. Hindi gina-judge ngayon ni Almighty Father yung mga homosexuals. Yung mga Christians, hindi gina-judge ang mga homosexuals. Mahal natin ang mga homosexuals. At naiintindihan natin sila kung ba't sila nagkakaganon. Ang laging sagot, anong sagot para ma-overcome yon? Jesus Christ. He is the answer. Kaya baka may magsasabi dyan na, ba't judge ba mga homosexuals? Hindi ko gina-judge. Mahal ko mga homosexuals kasi meron din ako mga relatives at may mga kakilala rin ako. Hindi ko gina-judge. Darating ang judgment, ang nag-judge lang si Jesus Christ sa last days. So we still have time. May time pa. Ituloy natin ano? So verse 10, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor is anyone who does not love their brother and sister. So those people who doesn't love their brother and sister, those are not God's child. Kung hindi tayo, ano to? Sinulit ako pang threading. So doon magkakaalaman kung susundin natin ang sinasabi ni Almighty Father o hindi. Doon magkakaalaman kung kaninong anak ka. Children of God or children of the devil. Kaya may panahon pa na maging children of God ka. May panahon pa. Ngayon ha, ngayon. Bukas hindi natin alam, no? Kasi hindi natin alam ang buhay ng tao. Mamahalin din natin ang kapwa-tao natin, brother and sister. Kahit anong gender to, kahit anong kasalanan, mamahalin natin kahit may pagkakasala sa atin ng brother or sister natin. Mamahalin natin. Kasi anak tayo ni Almighty Father. Tuloy natin na lang sa verse 11. For this is the message you heard from the beginning. We should love one another. Mahalin ang bawat isa. Wala ritong mahalin natin ang bawat isa, pero may clause or but. Walang ganon.
we should love one another, period. Love to with respect, kasi sometimes there are people who equate love with relationships, okay, with anong klaseng relationship yon, yung male-female relationship, akala nila kasi ini-equate nila yung love, no? Pero ito, ibang love to, this is a deeper kind of love. We should love one another. Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. So, hindi tayo gaya ni Cain, okay, na kasali or nababilang sa devil at pinatay niya yung brother niya. Bakit niya pinatay? Kasi yung action niya ay masama at yung brother niya ay mabuti ang ginagawa. Kasi ano ba ang action na ginawa ni Cain? Nag-offer siya kay Almighty Father pero in-offer niya mga bulok lang. Si Abel ang in-offer niya kay Almighty Father, the best. Okay? Si Abel yun. Kaya naging correct siya sa paningin ni Almighty Father, the best ang in-offer ni ni Abel, the best. So tayo, the best din ang i-offer natin. Ano ba yung the best na may i-offer natin? Ang the best na may offer natin, yung sarili natin. Yun ang the best. Hindi pera ang the best na may offer natin. Sarili natin. Isusurrender natin ang will natin kay Almighty Father. And let Him work in us. Do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. So, wag tayong mga followers of Christ. Wag tayong maggugulat, no? Kung galit sa atin ang mundo, gaya nga ng sabi ko kanina. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. So, may mga tao na galit sa atin, pero kahit galit sila sa atin, hindi natin sila galit, no? Kahit hindi nila tayo bate. hindi tayo galit sa kanila. Gaya ni Jesus Christ, kahit na inalipos na siya ng mga tao, pinatay siya ng mga Roman soldiers, binatray siya ng mga apostles niya, hindi siya nagalit. Ganon din dapat tayo. Anyone who does not love remains in death. Si Jesus Christ, nagmamahal siya, kaya nabuhay siya. Okay, hindi siya nagkasala. Kaya tayo dapat nagmamahal din tayo sa kapwa-tao natin para hindi tayo mamatay. Anong mamatay ang ibig sabihin nito? Yun yung second death, yun yung eternal damnation. Kasi dalawa ang form of death, no? Yung isang form of death is yung physical body natin. Yung second form of death is yung eternal damnation. That's in hell. Sa impyerno yon. Yun yung second form of death. Dalawang beses na mamatay ang tao. Hindi lang isa. Yung mga hindi follower ni Christ, dalawang beses silang namamatay. Physical, tsaka yung soul. Pero tayong followers of Christ, hindi na tayo mamatay. Kay Christ tayo eh. Kay Almighty Father tayo eh. Nagpapalit lang tayo ng anyo or katauhan. Napapalitan lang yung katawan natin, itong pangit na katawan na nahiram natin. Pero thank you, Lord, kahit mataba yung katawan na nahiram ko, Lord, thank you. marami tayong dapat ipagpasalamat, no, kay Almighty Father. Kahit ano pa ang katawan natin.
Pero sometimes, di ba, naisip mo, yung pangit naman, Lord, papalitan na lang. Anak, huwag ka mag-aalala. Sa eternal life with us, maganda na ang katawan mo, hindi ka na tatanda, hindi ka na papangit. Ha? Well, hindi ka na magugutom, anak, ganon. Aalagaan kita, anak. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. So, yung mga galit sa babae at lalaki, sa brother and sister na minamurder mo, pag sinisiraan mo ang isang tao, minamurder mo na siya. Okay? So, walang eternal life. Pag di ba murderer, hindi nakakakuha ng eternal life. Kaya dapat mahalin natin yung kapwa-tao natin. Si mga nagsasalita ng mga masasama sa mga kapwa-tao, murderer yon. Yung mga nag-slander. Kasi ang words, nakakamatay yan. No? Alam nyo yun, diba? Nakakamatay ang mga words. It's either pag sinabihan mo yung gano'n na wala kang kwentong tao, yung tao na may chance na madedepress siya, and then hindi natin alam, baka magpakamatay siya or baka sirain niya ang buhay niya. Kaya nakakamatay ang mga words na binabanggit natin sa kapwa-tao natin pag galit tayo. Kaya huwag tayo magagalit sa kapwa-tao natin, mamahalin natin sila para hindi tayo maging murderer. Kasi ang mga murderer, walang space in heaven. Walang eternal life ang mga murderer. Unless na lang, of course, paglalapit ang mga murderer na yon kay Jesus Christ, higi sila ng tawad at mag-iiba na sila ng way of life. Ang susundin na nila ay ang mga sinasabi ni Jesus Christ dito sa Bible. Sinusunod nila lahat. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa atin. Kaya tayo, ibibigay din natin ang buhay natin para sa mga kapatid natin. Paano ba natin ibibigay ang buhay natin sa mga kapatid natin? Ibibigay natin ang buhay natin kay Jesus Christ para magamit ang tayo ni Jesus Christ na purihin ang pangalan niya, i-share sa mga tao ang pagmamahal ni Jesus Christ sa kanyang Almighty Father. Kung paano tayo binago ni Jesus Christ. At kahit na may mag-persecute sa atin, kahit na may manakit sa atin na sabihin, i-deny mo si Jesus Christ, hindi natin i-deny si Jesus Christ. Kahit buhay pa ang kapalit, ibibigay natin kay Jesus Christ. Kasi mahal natin siya. Kasi sinave niya tayo, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity in them, how can the love of God be in that person? Kung meron kang material possession, nakikita mo yung brother or sister mo na may napangangailangan, nagugutom, pero hindi ka naawa, paano mo masasabi na nasa iyo ang pagmamahal ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ kung hindi ka naawa? Kanina, no, bumili ako ng tinapay. Kasi hindi ko pinagmamalaki, no, gusto ko lang i-share. Kasi may pagbibigyan ako ng tinapay, so bumili ako ng tinapay. Yung binilang ko ng tinapay,
di nakabili na ako, no? Binayaran ko na. Tapos bago ko man, sabi niya, andali, andali. Gumanon siya sa akin. Binigyan niya ako ng tinapay. Tuwan-tuwa ako. Pandesal, binigyan niya ako. Masaya ako, binigyan niya ako ng pandesal. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Yung iba, baka sabi, pandesal lang, tuwan-tuwa ka na. Yun lang ang binigay sa'yo, pandesal, anim na pandesal, tuwa. Masaya ako, binigyan ako ng anim na pandesal. Tuwan-tuwa ako. Ang bait ni Almighty Father. Nagpapasalamat ko yun. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pandesal, ng anim na pandesal. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkain. Binigyan ako ng anim na pandesal. Salamat, Lord God. Kaya masaya ako. Aba, nagtadrama. Masaya-saya ako. May anim na pandesal. Ituloy natin, ano? Verse 19. This is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in His presence. Ito ang kung paano natin malalaman na kasali tayo sa katotohanan. At paano tayo magiging confident. If our hearts condemn us, we know that God is greater than our hearts and He knows everything. Dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God. So, ibig sabihin nito, kung yung puso natin nakakaramdam tayo ng guilty conscience, no? Pero, meron pa rin tayong peace kay Almighty Father. Kasi si Almighty Father, mas greater pa siya sa puso natin. At alam niya ang lahat. Dapat confident tayo kay Almighty Father. Kasi alam ng puso natin pag may kasalanan tayo o hindi, di ba? Alam din ni Almighty Father yung puso natin kung may kasalanan o hindi. So, para maging confident tayo, ihingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Para mawala yung guilty conscience natin. Okay? And receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what pleases Him. At dahil confident tayo na magtitiwala rin sa atin si Almighty Father, nakikita niya ang puso natin, magiging confident din tayo na matatanggap natin ng kahit anuman ang pinagpe-pray natin kasi yung puso natin na ayon sa gusto ni Almighty Father, na ayon sa Kanya. Masaya siya sa mga ginagawa natin. Kaya, lahat ng ipinagpe-pray natin, ibibigay ni Almighty Father yon. Kasi sinusunod natin ang kung anuman ang pagpasaya kay Almighty Father. Ibibigay niya yung mga bagay na pinagpe-pray natin na in line sa plan ni Almighty Father sa buhay natin. Mga bagay na makakabuti para sa atin. Ibibigay ni Almighty Father yon. And this is His command.
to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. Ano ba ang gusto ni Almighty Father? Kung paano ba siya matutuwa sa atin? Maniwala tayo kay Jesus Christ na anak niya at mahalin natin ang mga kapwa-tao natin gaya ng pagmamahal niya sa atin, gaya ng utos niya sa atin. So kung hindi ka naniniwala kay Jesus Christ na anak niya, hindi ka naniniwala na ang kaisa-isang Savior ay si Jesus Christ. Hindi mo minamahal yung kapwa-tao mo, paano na yung mga prayers mo? Ibibigay ba ni Jesus, ni Almighty Father yon? May maka magsasalita dyan, ano? Nagpipray ako, no? Kahit hindi ako naniniwala kay Jesus Christ, kahit hindi ko minamahal yung kapwa-tao ko, bakit yumayaman ako? Bakit nakukuha ko ang mga gusto ko? Bakit? Bakit may mga ganon? Kaya mo nakukuha ang gusto mo kahit hindi ka naniniwala kay Jesus Christ, kay Almighty Father, kahit hindi mo mahal ang kapwa-tao mo. Kasi ina-idolize mo ang sarili mo. Sinusunod mo ang sarili mo, nasa kasalanan ka pa rin. Kung nasa kasalanan ka at sinusunod mo ang sarili mo, idolatry yon, sino ang namumuno nun? Yung devil. So, yung mga nakukuha mo, it's from the devil. Para mailayo ka kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Iniligaw ka. Wala sa material possessions ang blessings. Hindi lang doon nagtatapos. Ang blessings, lahat yon. Hanggang pagpunta natin sa eternal life in heaven with Jesus, yun ang blessings, yun ang tunay na kayamanan. Kasi may mga tao dyan na ang yaman, pero hindi follower ni Christ. Oo, mayaman ka dito sa mundo. Pero sa langit, may na-invest ka ba? May naipundar ka ba? So saan ka ngayon mapupunta? Eternal damnation with your father, the devil. Tuloy natin verse 24. The one who keeps God's commands lives in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Paano natin ngayon malalaman na si Almighty Father nananahan sa atin? Malalaman natin yon dahil sa Holy Spirit na ibinigay niya sa atin. Di ba nung umakit na si Jesus Christ sa langit, ang pinababaan naman ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ is yung Holy Spirit? Para gagabayan tayo, nasa sa atin ngayon ang Holy Spirit. Kaya alam natin na mahal tayo ni Almighty Father. Kaya natin sinusunod ang sinasabi ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya minamahal natin ang kapwa-tao natin. Kaya alam natin na nananahan sa puso natin si Almighty Father tsaka si Jesus Christ is because of the Holy Spirit. Kaya natin sinusunod ang gusto ni Almighty Father. Alam natin ang gusto, alam ni atin ang gustong ipagawa sa atin ng Almighty Father. Na ang ipagawa sa atin ay tama, na ang ginagawa natin ay tama, it's because nasa sa atin ang Holy Spirit. Okay? Kaya alam natin kasi nasa atin ang Holy Spirit. Ngayon, kung nasa sa atin ang Holy Spirit, so ibig sabihin nun, gift yon, no? Gift sa atin ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ, pinababa ang Holy Spirit. So meron, kung gift sa atin ng Holy Spirit, nasa sa atin ang faith, knowledge, wisdom,
healing. Sometimes merong speaking in tongues ang Christian, sometimes wala. Okay lang 'yon. Translation of speaking in tongues, miracles, prophecy, distinguishing different spirits. Kaya alam natin ang pinapagawa sa atin ni Almighty Father. It's because we have faith. We have knowledge. We have wisdom. So, itong gifts of the Holy Spirit, inaalat to ni Jesus Christ sa kung depende sa kung sinong tao ang pagbibigyan. So, hindi lahat merong speaking in tongues. Hindi lahat merong translation of speaking in tongues. Hindi lahat may miracles. Hindi lahat may prophecy. Hindi lahat knows how to distinguish different spirits. Pero if we have Christ in us, we'll know if the spirit is from the devil or if it's from God. If Christ is in us, alam natin. Okay? Ibibigay naman sa atin ni Almighty Father lahat ng gifts of the Holy Spirit, ipag-pray nyo. Okay? Ipag-pray natin. Kung gusto nyo, ipag-pray nyo. Pero may times na hindi para sa'yo ang speaking in tongues, hindi para sa'yo ang translation and speaking in tongues, hindi para sa'yo ang prophecy, kasi hindi lahat ng tao merong ganito. Merong lang pinagbibigyan ng gift si Almighty Father tsaka si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Pero kung may gift of faith ka, madadagdagan nyo ng gift of knowledge, gift of wisdom, gift of healing. Madadagdagan. Okay? Madadagdagan. So nakikita natin yung sinasabi ni Paul at saka ni John. Pareho sila ng mga sinusulat. Itong sulat ni John, ito ay para sa mga followers ni Christ na mga Jew. Diba si Paul ang apostle siya para sa mga Gentiles, pero sinulatan din niya yung mga Hebrew. Ngayon, ito namang si John, ang sulat niya na to para sa mga Jew. Pero para na rin sa atin ito. Kasi follower tayo ni Christ. Kaisa na tayo. Hindi na tayo nag-merge na ang anak ni Almighty Father. Hindi na nahahati. Adopted kids na tayo or adopted children na tayo ni Almighty Father. Kaya para sa atin na rin itong sinulat na to ni John, inspired siya by the Holy Spirit. Maraming salamat sa pakikinig, no? Sana naiintindihan natin. Alam ko parang iba yung nadidinig ninyo na sinasabi ko kaysa sa iba. Pero kahit iba ang pagsasalita ko, makikita ninyo na ang sinasabi ko is ang Word of God na magmahalan tayo, na iisa rin yung sa sinasabi ng ibang mga leaders ninyo. Pero parang mas brutal yata ako magsalita. Pero kahit na brutal ako magsalita, diretso ako magsalita, sasabihin ko kung ano ang mga pinapasabi sa akin ni Almighty Father. Hindi ako namimili ng salita.
Kung ano ang gusto ni Almighty Father na masabi ko, yun ang sasabihin ko. Kasi sinurrender ko na ang buhay ko kay Almighty Father. Siya na ang masusunod sa buhay ko. At kayo rin alam ko, isinurrender nyo na rin ang buhay nyo kay Almighty Father. Kaya, si Almighty Father na ang masusunod sa buhay ninyo. Hindi na tayo. Maraming salamat sa pakikinig. At lagi tayong magpe-pray. Lagi tayong magbabasa ng Bible. Kasi, God loves us all so much. Hindi nga tayo kababayaan. Si Jesus Christ, sinave niya tayo. Mahal na mahal niya rin tayo. At magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Sa pagdating niya, pag nasa heaven na tayo, sa dalawang klase, you know, sometimes, hindi atin alam, darating si Jesus Christ, hindi atin kasi alam ang time or date, or kung kukunin na niya tayo. Yun ang ibig kong sabihin. God loves us all. Thank you.